yang kaya segitu mau eksun juga abundan saya kita tahu mata pelusa bisnis enjoy life amen atau banyak pun enjoy yang kita muhi kali wala yang tempat dingin yang kita lubang haleluya ini tempat enjoy life kita polis tapi kita mau eksilen mama luka kata pesa pesa bagi atau melihat angkat mga Biblia kita sa the book of Exodus chapter 25 verse 1 to 9. It talks about God giving an instruction or a command to Moses on building his ark, on building the tabernacle. In Exodus chapter 25 verse 1 to 9, the Lord said to Moses, "Tell the Israelites that they must bring me an offering. Every person who wants to give an offering can do so. You must receive the gifts offerings for me. These are the offerings that you must receive from the people: gold, silver, and bronze, blue, purple, and red materials, and special white material, goat's hair, red sheep skins, and badger skins, wood from acacia trees, olive oil for the light, sweet powder from the plants for the special oil to make a lovely smell, many different stones, all valuable to fix on the pressed special clothes. You must command Israelites to make a special place for me. Then I will come and live among them. I will show you how to make this tabernacle and everything inside it, but you must make it completely as I tell you." May God bless His word. You know, Diyos, galing mo niya mahal, hindi kapuntaga ka nun. Help us, Lord God, to understand the importance and the value on giving priestess, honor and glory of your tabernacle, the place where we gather to worship you, Lord God, because we do believe it also reflects your glory. And it also, Lord God, help us to see and understand clearly that any physical building is not the church. We are the church. This building are only the place where your people, the real church, gather together again. Lord God, magapamuhat ka, kanamo, matagsamusa, pinaagi sa pangalan ni Jesus, ang tanan, magayon to. Amen. Hallelujah. Makapalikot ang mga kaistunan. Mayong buntang sa kanan. Ang Ginoo, mayong din kayo. Hallelujah. Are we all excited, mga kaistunan, na within this year, I think, or early quarter of next year, pwede na pang makakita or makaagi ang CC-Link Expressway. Kanang itawag ng Cebu, Cordoba Link Expressway. Are we all excited? Kanya later on, I think this year or next year, second or third quarter, ang ito pa ng bridge, dito sa Huaya man siguro na, niya padumi ito sa konsulasyon. So, good na po. Hallelujah. Are we not all excited for the progress of what God is doing in our city? Amen. And I do believe, mga iso, kung kinsa ang gamitin sa Ginoo sa pag-restore, sa pag-tuswag, sa kasyudad, dili mag-unahuna ang Ginoo kung Kristohan yung mga dili. As long as you have a willing and available heart, and in fact, kung kinsa itong gamitin sa Ginoo, wa siya makapun, para lang ang himaya sa Ginoo, iyang ikapakita. God never mind using para o kapagahigon sa Ginoo yung kasinasin, para ang iyang gahong, ang iyang palagamhanan, mabadayak niya sa katawahan sa Egypt. Kung kunya, mabayo siya o may napagin siya sa iyang sovereign siya sa katawahan sa Israel. Panahon po, hindi pong kami sa arawang sunod ni Hari, si King Xerxes, wasa magunaw na, hindi nga, pagan king, wasa magunaw na, gagamitin, ngayang gamitin ni Kamhana, kining hariya, aron ang katawan sa Israel, mupauli na balik nga to sa Jerusalem, kung niya i-rebuild, magbalik ang temple dito sa Israel. God can use nobody, anybody, kasi pagbalik-balik na kung niya ang abubutot, niya ang gamitin, alak sa iya ang kailangan. Taka na mong idea, mga Edson, kung kila ang budget sa construction ko sa Cebu, Cordoba, Link Expressway. Ginagustak niya siya sa Cebu Link Joint Venture. Ha? Yeah, usali siya sa pinakalungkis ba? I think, mas taas kami siya sa San Juanico. No? San Juanico. It has 1,280 feet or 390 meters. 390 meters. Ang span niya. Ang total length niya is 8,500 meters.
And that is 57,987 feet. Ang design niya kay cable stayed bricks. Kung nakita niya kalau kumakagi mo din na sa isang feet, kumakagi mo din na sa dalisay, no, nagkahinahinila ka na ulit. Makita na ito ang progress. Ato nakita mga kaisunan, with a righteous governed nation, the people will be blessed. But with a wicked governed nation, the people will suffer or the people will mourn. And so it is also what we have to pahita po karun sa atang syudad. God has no respect kung kinsa ay butang na sa pagkano. Kung para natin mga kristohanon, kung kinsa ay kinabutang sa dito sa mga pagkano, our duty is to submit to them. And then pray for them. Kung dinibayo na panumala, there's no way na ako sista, kung rin ito, ato yung paruhan ng atang sa Christian, is to pray for them. And because most of the Christians in our city is praying, at least God heard the answer of prayer. Kung karun, nakasinati na punta na pinasakundaso sa konsidad, kung pinasahe, na panumala sa pang-gobyerno, ganit, ikaosuhan yun sa kinabag-an ng mga lumalupyo. Engineering design sa sinner engineering sa Sistemas at Carlos Fernandez Casano. What's my point ng itagato mong idea ng mga kaisulan? Now, I'd like to let's now go back to our text in Exodus 25, verse 1 to 3. It talks about building the tabernacle. Amen. Muto ko pata mga kaisulan, kasi kung napanahon ay karong importante ang building ang place of worship. Though, in reality, the real charge is the people. Kita. Doa ko po punta nga may consider of who is the charge. Number one, di kailangan at malalis kita nga ating magkasipan. But this does not mean na dili na po natin tagahan ng consideration a place or the building where the real charge gather together and worship. During the Old Testament times, because the charge is the building, the charge is the tabernacle, it is very precious for the people of Israel. And in fact, it is a winning, it's an asal ng magtukod, it must be through a theocratic form of government. It must be God so ordained. God so had given a very clear instruction kung asa itukod, kung saan mga magagamon. But praise God, during Jesus' times, and when the outpouring of the Holy Spirit, di na kita kinahanglan mga ito sa building, sa temple, dito sa Jerusalem. Aron na ta ating istorya sa dito. Amen? Isang asa na tanda kita, pwede na makagaya o makatawag sa dito. And then as a real church gathered together, we need also some decent place of worship. Nga, ano na tayo privacy? Ano na tayo kagawasan? Ano na tayo comfort and convenient? Amen? Tagad akong istorya mga kaisulan, may tungkol sa Olympic State Games. Let's just talk about this computer network that is being used sa Olympic Games dito sa Salt Lake City sa nilabay 28. Na doon ay 32,000 miles na optical fiber cable. Kung doon ay 225 computer server, kanya doon ay 1,850 na fax machine, 1,210 na printers at 4,500 workstation o mga laptops na gigamit just in order to keep up with all the facts and figures of the game. And I don't believe that it is clear. The total cost is only about $300 million. Hallelujah. Kung gining umabot natong panahon niya, election 2021, ang giling palang daan sa gamitin na po niya ang machine. Yan doon na pwede batin kung electronic pagdili ang pamagi. It's very costly. And there was a conversation mga kaisunan. Yan ba tayo nagsubo na nito? Ang mosque. It's very extensive mosque. Yan na pag-isahin na panghatag itong housing. Nga musim pa dito sa mosque. Kung saan naman yung kalabuan dito sa Secretary, yung mga nabawal pa. Ang makabala rin panghatag, I'm sure, ang atong nakadawa dito po, mga balay, sooner or later, mga balay ng Islam ito.
What's my point, mga kaigsoon? The point is, in order to carry out a plan, it's going to cost money. Amen? Kaya di, magkahanahon na ako, magpamukaan na mo, kung saan na mispasun, ang gusto ko magpata, upay na atas pandemya. But you know what? Every time when there is a godly cause, and if our money is involved, look at this as an opportunity that your faith will be stretched out, and your faith will increase, and that you can experience a divine provision from God. Let me remind you, all the Shunammite woman, atong babae niya, Shunammite, kadi panahon sa duha ka propeta, Elisha at Elijah, ang atong babae niya, Yuda, pag-abot sa propeta, nakuha siya kamboy, kay maglubo siya, pag-ingan niya sa propeta, huli sa ta, kuwi mo ako sa inyo ha, niya ikumad, mutuwi sa kumakaon. Kaya nga tao ng Yuda. Nga, ang naang ako karun, yung pinagalan ni ka, harina o kuhin niya. Nagawa na ako karun. Kaya ako nilutuwi, lubat sa mga anak, ikaw lang magkaon, wala may magkaon niya, kumata yun eh. Hina siya sa propeta. Unahin kong luto. Panahon sa kumadun, and here it is now, the problem of God, but through the obedience, because there is something an illegal and a sins an impropeta sa inyo. Kung yan pasidugan, kung yan kausa, kung yan needs, yan kung ilang ganun, God is going to bless you. Kung ato lang kita may isang pagkakitsure, God had blessed this widow. And in the shoe na mic, akabatulang mga isang mga suray na ato mo nila, kinira yung oil. Alam, sige, pagbuha ka itong mga baba, yan ka na mga oil, akala ko yung anak ko, pagsul sa mga baba. Mga Ikson, sa pagsigil ang punan ng buwin, dito ako, tanto na magpunan ng tanang mga baba. Tadyaw na, tadyaw, ayaw ng baba. Kaya bisaya pa, na dili mayo, baba, ang buwin. Tadyaw na, punan ng tadyaw. Diyan. Yaginan niya yung anak, at tumas sa silingan, palita pa nito ngayon masundan, at tanang niya masilingan. Wala na yung katak, puno na yung tanang. And the end of the story, there was more than enough for them that they pwede bang ikapadalangin sa tibok siyunan at yung Shunammite woman. And I do believe each one of you here had experience that God is talking to you about your finances. And then muna kita, gamayan din kayo para din yung kamalingon, but God had convicted your heart and then you had extended it for someone who is in need.